ang tipan ni Judah, ang ikaapat na anak ni Jacob at Leah. Siya ang higante, atleta, mandirigma. Ikinuwento niya ang kanyang mga kabayanihan. Tumakbo siya ng napakabilis na kaya niyang malampasan ang isang usa. Unang Kabanata. Ang kopya ng mga salita ni Judah, kung anong mga bagay ang sinalita niya sa kanyang mga anak bago siya mamatay. Sila ay nagtipon sa kanilang mga sarili sa makatuwid at lumapit sa kanya at sinabi niya sa kanila, "Dinggin, aking mga anak, kay Judah na inyong ama. Ako ang ikaapat na anak na lalaki ng aking amang si Jacob at pinangalanan akong Judah ng aking ina na si Leah na sinasabi, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat binigyan din niya ako ng ikaapat na anak. Ako ay matulin sa aking kabataan at masunurin sa aking ama sa lahat ng bagay. At pinarangalan ko ang aking ina at kapatid na babae ng aking ina. At nangyari nang ako'y tumanda at pinagpala ako ng aking ama na sinasabi, ikaw ay magiging isang hari na magtatagumpay sa lahat ng bagay. At ang Panginoon ay nagpakita sa akin ng biyaya sa lahat ng aking mga gawa sa bukid at sa bahay. Alam ko na ako ay nakipagkarera sa isang usa at hinuli ito at inihanda ang karne para sa aking ama at siya ay kumain. At ang mga usa ay aking tinalo sa karera at inabutan ko ang lahat na nasa kapatagan. Isang mailap na kabayo ang aking naabutan at aking hinuli at pinaamo. Pinatay ko ang isang leon at inilabas ko ang isang batang kambing sa bibig nito. Kinuha ko ang isang oso sa kanyang paa at inihagis ito sa bangin at ito ay nadurog. Nalampasan ko ang baboy ramo at sinunggaban ko ito habang tumatakbo at pinunit ko ito. Isang leopardo sa Hebron ang lumukso sa aking aso at aking hinawakan sa buntot at inihagis sa mga bato at naputol ito sa dalawa. Nakasumpong ako ng isang mabangis na baka na kumakain sa parang at hinawakan ko ito sa mga sungay at iniikot-ikot at pinatulala, inihagis ko ito sa akin at pinatay. At nang ang dalawang hari ng mga Canaanites ay dumating na nakasaklob, na nakasuot ng sandata laban sa aming mga kawan, at maraming tao na kasama nila, nag-iisang sumugod ako sa hari ng Hazor, at sinaktan ko siya sa mga bukol, at hinila siya pababa, at sa gayoy aking pinatay siya. At ang isa, ang hari sa Tapwa, habang siya ay nakasakay sa kanyang kabayo ay aking pinatay, at sa gayoy aking kinalat ang kanyang buong bayan. Si Acor, ang hari, isang lalaki may dambuhalang tangkad ay aking nasumpungan na nagahagis ng mga sibat sa harap at sa likod habang siya ay nakasakay sa kabayo. At kinuha ko ang isang bato na may timbang na 60 libra at inihagis ko at tinamaan ang kanyang kabayo at pinatay ko ito. At nakipaglaban ako sa isa pa na ito sa loob ng 2 oras at hinati ko ang kanyang kalasag sa 2 at aking pinutol ang kanyang mga paa at pinatay ko siya. At habang tinatanggal ko ang kanyang baluti, masdan 9 lalaki ng kanyang mga kasamahan ay nagsimulang makipaglaban sa akin. At aking itinali ang aking damit sa aking kamay at binato ko sila. At pinatay ko ang 4 sa kanila at ang iba ay tumakas. At si Jacob na aking ama ay pinatay si Bilsa, ang hari ng lahat ng mga hari. Isang higante sa lakas, 12 siko ang taas. At ang takot ay dumating sa kanila, at sila ay tumigil sa pakikipagdigma laban sa amin. Kaya nga ang aking ama ay malaya sa pagkabalisa sa mga digmaan noong kasama ko ang aking mga kapatid. Sapagkat nakita niya sa isang pangitain hinggil sa akin, na sinundan ako ng isang anghel ng kapangyarihan sa lahat ng dako, upang hindi ako madaig. At sa timugan ay dumating sa amin ng isang malaking digmaan kaysa doon sa Shechem. At ako'y nakisama sa pakikipagbaka sa aking mga kapatid. At hinabol ko ang 100 lalaki. At napatay ko sa kanila ang 200 lalaki at 4 na hari. At ako'y sumampa sa pader. At aking pinatay ang 4 na makapangyarihang lalaki. At sa gayoy aming sinakop ang Hazor at tinuha ang lahat ng Samsam. At kinabukasan ay umalis kami sa Aretan, isang lunsod na matibay at may pader at hindi mapasok, na pinagbabantaan kami ng kamatayan. Ngunit ako at si Gad ay lumapit sa silangan ng lunsod, at si Reuben at Levi sa kanluran. At silang na nasa pader, na nag-iisip na kami ay nag-iisa, ay nangahulog laban sa amin. At kaya't ang aking mga kapatid na lalaki ay lihim na umakyat sa pader,
sa magkabilang panig sa pamamagitan ng mga tulos at pumasok sa lungsod, habang ang mga lalaki ay hindi alam ito, at aming kinuha ito sa pamamagitan ng talim ng tabak. At tungkol sa mga nagkubli sa tore, sinunog namin ang tore at kinuha namin ito at sila. At habang kami ay paalis na, ang mga tao ng Tapwa ay kinuha ang aming samsam. At nang makita namin ito ay nakipaglaban kami sa kanila. At pinatay namin sila lahat at nabawi ang aming samsam. At nang ako'y nasa tubig ng Kuziba, ang mga lalaki ni Jubel ay naparoon laban sa amin upang makipagbaka. At kami ay nakipaglaban sa kanila at tinalo sila. At ang kanyang mga kaalyado mula sa Shiloh ay aming pinatay. At hindi namin iniwan sa kanila ang kapangyarihang pumasok laban sa amin. At ang mga lalaki ng Maker ay naparoon sa amin sa ikalimang araw upang kunin ang aming samsam. At aming sinalakay sila at aming dinaig sila sa mabangis na pakikipagbaka. Sapagkat may isang hukbo ng mga makapangyarihang lalaki sa gitna nila. At aming pinatay sila bago sila umahon. At nang kami ay dumating sa kanilang lungsod, ang kanilang mga babae ay gumulong sa amin ng mga bato mula sa gilid ng burol na kinatatayuan ng lungsod. At ako at si Simeon ay nasa likuran ng bayan, at sinakop ang mga kaitaasan, at winasak din ang bayang ito. At nang sumunod na araw ay nasaysay sa amin na ang hari sa bayan ng Gash kasama ang isang malakas na hukbo ang dumarating laban sa amin. Ako sa makatuwid at si Dan ay nagpanggap ng mga Amorites. At bilang mga kapanalig ay pumasok sa kanilang lungsod. At sa kalaliman ng gabi ay dumating ang aming mga kapatid at binuksan namin sa kanila ang mga pintuan. At aming nilipol ang lahat ng mga tao at ang kanilang mga ari-arian. At aming kinuha na huli ang lahat ng kanila. Ang kanilang tatlong kuta ay aming ibinagsak. At kami ay lumapit sa Thamna, kung saan nandoon ang lahat ng pag-aari ng mga kaaway na hari. Na magkagayoy inalipustan nila ako, kaya't ako'y nagalit at sumugod ako laban sa kanila sa taloktok. At sila ay patuloy naghahagis laban sa akin ng mga bato at sibat. At kung hindi ako tinulungan ni Dan na aking kapatid, pinatay sana nila ako. Kami ay dumating sa kanila sa mga tuwid ng may galit. Silang lahat ay tumakas. At sa pagdaan sa ibang daan, nilabanan nila ang aking ama. At nakipagpayapaan siya sa kanila. At hindi namin sila sinaktan, at sila'y naging mga magbubuwis sa amin, at aming ibinalik sa kanila ang kanilang samsam. At itinayo ko ang Thamna, at itinayo ng aking ama ang Pabael. 20 taong gulang ako nang mangyari ang digmaang ito, at ang mga Canaanites ay natakot sa akin at sa aking mga kapatid. At ako ay nagkaroon ng maraming baka, at mayroon ako para sa punong pastol na si Iram na Adulamite. At nang pumunta ako sa kanya ay nakita ko si Parsaba, hari ng Adulam, at siya ay nagsalita sa amin, at ginawa niya kami ng isang tiging. At nang ako ay nagiinit, ay ibinigay niya sa akin ang kanyang anak na si Bathsheba bilang asawa. At ipinanganak niya sa akin si at si Onan, at si Shelah. At dalawa sa kanila ang pinatay ng Panginoon, sapagkat nabuhay si Shelah. At kayo'y kanyang mga anak. Pangalawang Kabanata. At 18 taon ang aking ama ay nanirahan sa kapayapaan kasama ang kanyang kapatid na si Iso at ang kanyang mga anak na kasama namin. Pagkatapos na kami ay dumating mula sa Mesopotamia, mula sa Laban. At nang matupad ang 18 taon, sa 40 taon ng aking buhay, si Iso na kapatid ng aking ama ay dumating sa amin kasama ang isang makapangyarihan at malalakas na tao. At sinaktan ni Jacob ng palaso si Iso, at siya'y dinalang sugatan sa bundok ng Seir, at sa kanyang paglakad ay namatay siya sa Anoniram. At aming hinabol ang mga anak ni Iso. Ngayon, mayroon silang isang lungsod na may mga pader na bakal at mga pintuang tanso. At kami ay hindi makapasok doon. At kami ay nagkampo sa palibot at kami ay kinugkob. At nang hindi sila nagbukas sa amin sa loob ng 20 araw, ako'y naglagay ng isang hagdan sa paningin ng lahat at sa aking kalasag sa aking ulo ay umahon ako, na umahon sa pagsalakay ng mga bato, na higit sa 3 talento ang timbang at pinatay ko ang 4 sa kanilang makapangyarihang lalaki. At si Reuben at si Gad ay pumatay ng 6 na iba pa. Nang magkagayoy humingi sila sa amin ng mga tuntunin ng kapayapaan.
At nang makipagsanggunian sa aming ama, tinanggap namin sila bilang mga tributary. At binigyan nila kami ng 500 kor ng trigo, 500 bath ng langis, at 500 takal ng alak hanggang sa tagutom nang kami ay lumusong sa Ehipto. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ang aking anak na si Ur ay nagpakasal kay Tamar mula sa Mesopotamia na anak ni Aram. Ngayon si Ur ay masama at siya ay nangangailangan tungkol kay Tamar sapagkat siya ay hindi tagalupain ng Canaan. At sa ikatlong gabi ay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon at hindi niya siya nakilala ayon sa masamang katusuhan ng kanyang ina sapagkat ayaw niyang magkaanak sa kanya. Sa mga araw ng piging ng kasalan ay ibinigay ko si Onan sa kanya sa kasal at siya rin sa kasamaan ay hindi nakilala siya bagaman siya ay gumugol sa kanya ng 1 taon. At nang ako ay magbanta sa kanya, siya ay lumapit sa kanya. Ngunit siya ay nagbuhos ng binhi sa lupa, alinsunod sa utos ng kanyang ina. At siya ay namatay din sa pamamagitan ng kasamaan. At ibig kong ibigay din sa kanya si Shela, ngunit hindi pinahintulutan ng kanyang ina. Sapagkat siya ay gumawa ng kasamaan laban kay Tamar, sapagkat hindi siya anak ng Canaan na gaya niya. At alam ko na ang lahi ng mga Canaaneo ay masasama. Ngunit ang udyok ng kabataan ay binulag ang aking isipan. At nang makita ko siyang nagbuhos ng alak, dahil sa pagkalasing ng alak, ako ay nalinlang. At kinuha siya bagaman hindi ito pinayuhan ng aking ama. At samantalang ako'y wala, siya'y yumaon at kumuha kay Sheila ng isang asawa mula sa Canaan. At nang malaman ko ang kanyang ginawa, isinumpa ko siya sa dalamhati ng aking kaluluwa. At namatay din siya sa pamamagitan ng kanyang kasamaan kasama ng kanyang mga anak. At pagkatapos ng mga bagay na ito, samantalang si Tamar ay isang balo, ay nabalitaan niya pagkaraan ng 2 taon na ako'y umaahon upang gupitan ang aking mga tupa at siya ay nagkayak ng damit na pangkasal at naupo sa bayan ng Enaim sa tabi ng pintuang bayan sapagkat naging kautosan ng mga Amorites na siya na malapit ng mag-asawa ay maupo sa pakikiapid na 7 araw sa tabi ng pintuang bayan. Kaya't dahil lasing ako sa alak, hindi ko siya nakilala. At ang kanyang kagandahan ay dinaya ako sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pag-adorno. At ako ay lumingon sa kanya at sinabi, papasok ako sa iyo. At sinabi niya, anong ibibigay mo sa akin? At ibinigay ko sa kanya ang aking tungkod at ang aking pamikis at ang diadema ng aking kaharian bilang sangla. At ako'y sumiping sa kanya at siya'y naglihi. At sa hindi ko nalalaman kung ano ang aking ginawa, ninais kong patayin siya. Ngunit lihim niyang ipinidala ang aking mga sangla at inilagay niya ako sa kahihiyan. At nang tawagin ko siya, narinig ko rin ang mga lihim na salita na aking sinalita nang sumiting sa kanya sa aking paglalasing. At hindi ko siya mapatay sapagkat ito ay mula sa Panginoon. Sapagkat aking sinabi, baka siya'y gumawa nito sa daya na tinanggap ang sangla mula sa ibang babae. Ngunit hindi na ako muling lumapit sa kanya habang ako'y nabubuhay. Sapagkat aking ginawa itong kasuklam-suklam sa buong Israel. Bukod dito ay sinabi ng nasa bayan na walang pokpok sa pintuang bayan, sapagkat siya'y nanggaling sa ibang dako at naupo sandali sa pintuang bayan. At inisip ko na walang nakakaalam na ako ay nakipagtipan sa kanya. At pagkatapos nito ay pumunta kami sa Ehipto kay Joseph dahil sa tagutom. At ako ay 46 na taon at 73 taon akong nanirahan sa Ehipto. Ikatlong kabanata. At ngayon, inuutos ko sa inyo, aking mga anak, dinggin ninyo si Judah na inyong ama at tuparin ang aking mga salita upang isagawa ang lahat ng mga ordinansa ng Panginoon at sundin ang mga utos ng Diyos. At huwag kayong lumakad ayon sa inyong mga pita ni sa mga haka-haka ng inyong mga pag-iisip sa pagmamataas ng puso. At huwag ninyong ipagmalaki ang mga gawa at lakas ng inyong kabataan, sapagkat ito rin ay masama sa paningin ng Panginoon. Yamang ako rin naman ay nagmapuri na sa mga digmaan ay walang mukha na magandang babae ang nakaakit sa akin kailanman. At sinaway ko si Reuben, aking kapatid, tungkol kay Bilha, na asawa ng aking ama. Ang mga espiritu ng paninibugho at ng pakikiapid ay naghanda laban sa akin. Hanggang sa ako'y sumiping kay Bathsheba na Canaanite at si Tamar na napangasawa ng aking mga anak. Sapagkat sinabi ko sa aking biyanan,
ako ay sasangguni sa aking ama, at sa gayoy kukunin ko ang iyong anak na babae. At ayaw niya, ngunit ipinakita niya sa akin ang isang walang limitasyong limpak ng ginto para sa kanyang anak na babae, dahil siya ay isang hari. At pinalamutian niya siya ng ginto at mga perlas, at pinabuhusan siya ng alak para sa amin sa piging na may kagandahan ng mga babae. At inilihis ng alak ang aking mga mata, at binulag ng kasiyahan ang aking puso. At ako ay nagkagusto at sumiping sa kanya. At ako ay lumabag sa utos ng Panginoon at sa utos ng aking mga ama. At siya ay aking kinuha upang maging asawa. At ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa imahinasyon ng aking puso, yamang wala akong kagalakan sa kanyang mga anak. At ngayon, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, huwag malasing sa alak, sapagkat inilalayo ng alak ang isip mula sa katotohanan at nagbibigay inspirasyon sa pagnanasa ng kalibugan at umaakay sa mga mata sa kamalian. Sapagkat ang espiritu ng pakikiapit ay may alak bilang isang ministro upang magbigay kasiyahan sa pag-iisip. Sapagkat inaalis din ng dalawang ito ang pag-iisip ng tao. Sapagkat kung ang isang tao ay umiinom ng alak sa pagkalasing, ito ay gumugulo sa pag-iisip ng maruruming pag-iisip na humahantong sa pakikiapit at pinapainit ang katawan sa pagkakaisa sa laman. At kung ang pagkakataon ng pita ay naroroon, siya ay gumagawa ng kasalanan at hindi nahihiya. Ganyan ang lasing na tao, mga anak ko, sapagkat siya na lasing ay hindi gumagalang sa sinuman. Sapagkat narito, ako'y iniligaw din, na anupat hindi ako nahiya sa karamihan sa bayan, na sa harap ng mga mata ng lahat ay lumiko ako kay Tamar, at ako'y gumawa ng malaking kasalanan at aking inilantad ang takip sa kahihiyan ng aking mga anak. Pagkatapos kong makainom ng alak ay hindi ko iginalang ang utos ng Diyos at kinuha ko ang isang babae ng Canaan upang maging asawa. Sapagkat nangangailangan ng labis na paghuhusga ang taong umiinom ng alak, mga anak ko. At narito ang pagpupasya sa pag-inom ng alak. Ang isang tao ay maaaring uminom hanggat pinapanatili niya ang kahinhinan. Ngunit kung siya ay lumampas sa hangganang ito, ang diwa ng panlilinlang ay umaatake sa kanyang isipan. At pinagagawa nito ang lasing na magsalita ng marumi at lumabag at hindi mahiya, kundi magyabang sa kanyang kahihiyan at ituring ang kanyang sarili na marangal. Siya na gumagawa ng pakikiapid ay hindi nakakaalam kapag siya ay nagdurusa ng kawalan at hindi nahihiya kapag iniligay sa kahihiyan. Sapagkat kahit na ang isang tao ay isang hari at nakikiapid, siya ay tinanggalan ng kanyang pagkahari sa pamamagitan ng pagiging alipin ng pakikiapid, gaya ko rin na nagdusa. Sapagkat ibinigay ko ang aking tungkod sa makatuwid bagay ang katibayan ng aking lipi. At ang aking pamikis, iyon ay ang aking kapangyarihan. At ang aking diadema, iyon ay ang kaluwalhatian ng aking kaharian. At sa katunayan, nagsisi ako sa mga bagay na ito. Alak at laman ay hindi ako kumain hanggang sa aking pagtanda. Ni nakakita man ako ng anumang kagalakan. At ipinakita sa akin ng anghel ng Diyos na ang mga babae ay magahari sa hari at sa pulubi magpakailanman. At sa hari ay inaalis nila ang kanyang kaluwalhatian. At mula sa matapang na tao ang kanyang lakas. At mula sa pulubi maging yaong maliit na siyang tirahan ng kanyang karalitaan. Pagmasdan kung gayon aking mga anak ang tamang limitasyon sa alak. Sapagkat mayroong apat na masasamang espiritu, ng kalibugan, ng mainit na pagnanasa, ng kahalayan, ng maruming kita. Kung umiinom kayo ng alak sa kagalakan, maging mainhin kayo sa pagkatakot sa Diyos. Sapagkat kung sa inyong kagalakan ay humiwalay ang pagkatakot sa Diyos, ang pagkalasing ay babangon at ang kawalang hiyaan ay magnanakaw. Ngunit kung gusto ninyong mamuhay ng matino ay huwag nang hipuin ang alak. Baka kayo ay magkasala sa mga salita ng pagkagalit at sa mga pakikipag-away at paninirang puri at mga paglabag sa mga kautusan ng Diyos at kayo ay mapahamak bago ang inyong panahon. Bukod dito, inihayag ng alak ang mga hiwaga ng Diyos at ng mga tao, maging kung paanong inihayag ko rin ang mga kautusan ng Diyos at ang mga hiwaga ni Jacob na aking ama sa babaeng Canaanite na si Bathsheba na iniutos ng Diyos na huwag kong ihayag. At ang alak ay sanhi kapwa ng digmaan at kaguluhan.
At ngayon, inuutos ko sa inyo, mga anak ko, na huwag magmahal ng pera, ni tumingin sa kagandahan ng kababaihan. Dahil alang-alang sa pera at kagandahan ay naligaw ako kay Bathsheba na Canaanite. Sapagkat alam ko na dahil sa dalawang bagay na ito ay mauhulog ang aking lahi sa kasamaan. Sapagkat maging ang mga matatalinong tao sa aking mga anak na lalaki ay kanilang sisirain at babawasan ang kaharian ng Juda na ibinigay sa akin ng Panginoon dahil sa aking pagsunod sa aking ama. Sapagkat hindi ako kailanman nagdulot ng kalungkutan kay Jacob na aking ama, sapagkat ang lahat ng bagay na anuman ang inutos niya ay ginawa ko. At pinagpala ako ni Isaac, ang ama ng aking ama, na maging hari sa Israel. At pinagpala pa ako ni Jacob sa katulad na paraan. At alam ko na mula sa akin ay itatatag ang kaharian. At alam ko kung anong mga kasamaan ang gagawin ninyo sa mga huling araw. Mag-ingat sa makatuwid mga anak ko sa pakikiapid at pag-ibig sa salapi. At tinggin ninyo si Juda na inyong ama. Sapagkat ang mga bagay na ito ay umaalis sa batas ng Diyos. At binubulag ang hilig ng kaluluwa. At nagtuturo ng pagmamataas. At hindi pinahihintulutan ng isang tao na magkaroon ng habag sa kanyang kapwa. Kanilang inaagawan ang kanyang kaluluwa ng lahat na kabutihan. At pinipighati siya ng mga pagpapagal at mga kabagabagan, at inaalis ang tulog sa kanya at nilalamon ang kanyang laman. At siya ay umahad lang sa mga hain ng Diyos, at hindi niya naaalala ang pagpapala ng Diyos. Hindi siya nakikinig sa isang propeta kapag siya ay nagsasalita at nagagalit sa mga salita ng kabanalan. Sapagkat siya ay alipin ng dalawang magkasalungat na pagnanasa, at hindi makasunod sa Diyos, sapagkat binulag nila ang kanyang kaluluwa at siya ay lumalakad sa araw gaya ng sa gabi. Aking mga anak, ang pag-ibig sa salapi ay umahantong sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat kapag naliligaw sa pamamagitan ng salapi, pinapangalanan ng mga tao bilang mga Diyos ang mga hindi mga Diyos at ito ay nagiging sanhi ng pagkabaliw sa mayroon nito. Para sa kapakanan ng pera na wala na ko ng aking mga anak, at kung hindi sa aking pagsisisi at ang aking kahihiyan at ang mga panalangin ng aking ama ay tinanggap, namatay na sana ako nang walang anak. Ngunit ang Diyos ng aking mga magulang ay naawa sa akin, sapagkat ginawa ko ito sa kamangmangan at binulag ako ng prinsipe ng panlilinlang at nagkasala ako bilang tao at bilang laman na napinsala sa pamamagitan ng mga kasalanan at natutunan ko ang sarili kong kahinaan habang iniisip ang sarili ko na hindi magagapi. Alamin sa makatuwid mga anak ko na dalawang espiritu ang naghihintay sa tao, ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng panlilindang, at nasa gitna ang diwa ng pangunawa ng pag-iisip, kung saan ito ay nararapat na bumaling saan man ito naisin. At ang mga gawa ng katotohanan at ang mga gawa ng panlilindang ay nakasulat sa puso ng mga tao. At bawat isa sa kanila ay alam ng Panginoon. At walang panahon kung kailan maikukubli ang mga gawa ng tao, sapagkat sa puso mismo ay isinulat sa harap ng Panginoon. At ang espiritu ng katotohanan ay nagpapatotoo sa lahat ng bagay, at inaakusahan ang lahat, at ang makasalanan ay nasusunog ng kanyang sariling puso, at hindi maitaas ang kanyang mukha sa hukom. Ika-apat na kabanata. At ngayon, mga anak ko, iniuutos ko sa inyo, ibigin ninyo si Levi upang kayo'y manatili, at huwag mangagpakataas ng inyong sarili laban sa kanya, baka kayo'y lubos na papahamak. Sapagkat sa akin ay ibinigay ng Panginoon ang kaharian, at sa kanya ang pagkasaserdote. At kanyang inilagay ang kaharian sa ilalim ng pagkasaserdote. Sa akin ay ibinigay niya ang mga bagay sa lupa, sa kanya ang mga bagay sa langit. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang pagkasaserdote ng Diyos ay mas mataas kaysa sa makalupang kaharian, maliban kung ito ay bumagsak sa pamamagitan ng kasalanan mula sa Panginoon at pinungungunahan ng makalupang kaharian. Sapagkat sinabi sa akin ng anghel ng Panginoon, pinili siya ng Panginoon kaysa sa iyo upang lumapit sa kanya
at kumain ng kanyang hapag at ihandog sa kanya ang mga unang bunga ng mga piling bagay ng mga anak ni Israel. Ngunit ikaw ay magiging hari ni Jacob, at ikaw ay mapapabilang sa kanila na parang dagat. Sapagkat kung paanong sa dagat ang matuwid at imatuwid ay inaalon, ang iba'y binihag samantalang ang iba'y yumaman, gayon din ang bawat lahi ng mga tao ay sasa iyo. Ang iba'y maghihirap, madadalang bihag, at ang iba'y yayaman sa pamamagitan ng pagsamsam sa pag-aari ng iba. Sapagkat ang mga hari ay magiging parang mga halimaw sa dagat. Kanilang lalamunin ang mga tao na parang mga isda. Ang mga anak na lalaki at babae ng mga malaya ay kanilang aalapinin. Bahay, lupain, kawan, pera ay kanilang sasamsamin. At sa laman ng marami ay papakainin nila ng mali ang mga uwak at mga ibon, mga cranes. At sila ay susulong sa kasamaan sa kasakiman na mayabang. At magkakaroon ng mga huwad na propeta tulad ng bagyo. At kinalang uusigin ang lahat ng mabubuting tao. At ang Panginoon ay magdadala sa kanila ng mga dibisyon sa isa't isa. At magkakaroon ng patuloy ng mga digmaan sa Israel. At sa mga tao ng ibang lahi ay magwawakas ang aking kaharian hanggang sa dumating ang kaligtasan ng Israel. Hanggang sa pagpapakita ng Diyos ng katuwiran upang si Jacob at ang lahat ng mga hintil ay makapagpahinga sa kapayapaan. At kanyang iingatan ang kapangyarihan ng aking kaharian magpakailanman. Sapagkat pinaalam sa akin ng Panginoon na may pangako na hindi niya sisirain ang kaharian sa aking binhi magpakailanman. Ngayon ako ay may labis na kalungkutan, aking mga anak, dahil sa inyong kahalayan at pangkukulam at mga pagsamba sa Diyos-Diyosan na inyong gagawin laban sa kaharian na sumusunod sa kanila na may mga espiritista, manghula at mga demonyo ng kamalian. At inyong gagawin ang inyong mga anak na babae na mga mangaawit at mga pokpok, at kayo'y makikihalubilo sa mga kasuklam-suklam ng mga hintil. Dahil sa mga bagay na iyon, dadalhin kayo ng Panginoon sa tagutom at salot, kamatayan at tabak, pananakit ng mga kaaway at panlalait ng mga kaibigan, pagpatay sa mga anak, panggagahasa sa mga asawang babae, pagnanakaw ng mga ari-arian, pagsunog sa templo ng Diyos, at pagkawasak ng lupain, ang pagkaalipin sa inyong sarili sa mga hintil. At gagawin nila ang ilan sa inyo ng mga yunok para sa kanilang mga asawa, hanggang sa dalawin kayo ng Panginoon, kapag kayo ay nagsisi ng may sakdal na puso at lumakad sa lahat ng kanyang mga utos, at itinaas niya kayo mula sa pagkabihag sa gitna ng mga hintil. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay lilito sa inyo ang isang bituin mula kay Jacob sa kapayapaan, at ang isang tao ay sisikat mula sa aking binhi, gaya ng araw ng katuwiran. Lumalakad na kasama ng mga anak ng tao sa kaamuan at katuwiran, at walang kasalanang masusumpungan sa kanya. At ang langit ay mabubuksan sa kanya upang ibuhos ang espiritu, maging ang pagpapala ng banal na ama, at ibubuhos niya ang espiritu ng biyaya sa inyo. At kayo ay magiging mga anak niya sa katotohanan, at kayo ay lalakad sa kanyang mga utos na una at huli. Kung magkagayoy magliliwanag ang setro ng aking kaharian, at mula sa inyong ugat ay lilitaw ang isang tangkay, at mula rito ay tutubo ang tungkod ng katuwiran sa mga hintil, upang hatulan at iligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay babangon sina Abraham at Isaac at Jacob tungo sa buhay, at ako at ang aking mga kapatid ay magiging mga pinuno ng mga tribo ng Israel. Si Levi ang una, ako ang ikalawa, si Joseph ang ikatlo, si Benjamin ang ikaapat, si Simeon ang ikalima, si Issachar ang ikaanim, at gayon ang lahat sa pagkakasunod-sunod. At pinagpalan ng Panginoon si Levi, at ang anghel ng presensya, ako, ang mga kapangyarihan ng kaluwalhatian si Simeon, ang langit si Reuben, ang lupa si Issachar, ang dagat si Zebulun, ang mga bundok si Joseph, ang tabernakulo si Benjamin, ang luminaries si Dan, ang Eden si Naphtali, ang araw si Gad, ang buwan si Asher. At kayo ay magiging mga tao ng Panginoon at magkakaroon ng isang wika, at hindi magkakaroon doon ng espiritu ng panlilinlang ni Belial, sapagkat siya ay itatapon sa apoy magpakailanman.
At sila na namatay sa dalamhati ay babangon sa kagalakan. At sila na mga dukha para sa Panginoon ay gagawing mayaman. At sila na mga pinatay para sa Panginoon ay magigising sa buhay. At ang mga usa ni Jacob ay tatakbo sa kagalakan. At ang mga agila ng Israel ay lilipad sa kagalakan. At luluwatiin ng lahat ng mga tao ang Panginoon magpakailanman. Sundin sa mga katuwid, mga anak ko, ang lahat ng batas ng Panginoon, sapagkat may pag-asa para sa lahat nilang humahawak sa kanyang mga daan. At sinabi niya sa kanila, narito, ako'y namamatay sa harap ng inyong mga mata sa araw na ito, 119 na taong gulang. Huwag akong ilibing ninuman sa mamahaling damit, ni buksan ang aking puson, sapagkat ito ang gagawin ng mga hari, at dalhin niyo ako sa Hebron kasama niyo. At si Judah, nang masabi niya ang mga bagay na ito, ay nakatulog. At ginawa ng kanyang mga anak ang ayon sa lahat ng kanyang iniutos sa kanila. At inilibing nila siya sa Hebron, nakasama ng kanyang mga magulang.